Nagkatamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang lumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na, na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Okay, huwag niyong bababa ang tingin niyo, ha? Nakapulutong na siya rin. Okay, maganda, maganda. Buhay po. Patayin ko muna kanilo dito. Magandang buhay po sa ating mga nakikinig sa programang Buhay OFW Ngayon, Oldies and Goodies. Siyempre po, hosted by Terry and Sylvia. At kasama po natin ang ating mga guests. Mamaya po, papakilala na po ng ating partner na si Sylvia, na napaka-beauty talaga naman. Sino magsasabi na Oldies and Goodies ang ating mga kasama ngayon? At siyempre po, maraming salamat po sa ating awitin na batang-bata ka pa na inawit ng sikat at idol natin na Apo Hiking Society. Okay, tawagin na natin ang ating partner, siyempre ang ating producer and director. Pero bago lahat ha, ang ating pangkong isang producer-director ay si Efren, admin Efren. Eh medyo busy pa yan, ano? Okay, bagay natin ating partner, Sylvia. Sylvia. Hello, good afternoon everybody. Mga ka-oldies dyan, kamusta po kayo? It's me, absent kami last week. Na-miss namin kayo. Sana po, naka-live kayo ngayon, naka-live kami. Manood kayo, ha? Gusto ko sanang ipakilala yung mga kasama natin ngayon. Unahin natin si Sister Sonia Reluz. Hello, Sister Sonia. Wala kayo. Hello, everyone. Salamat po sa pag-invite. Ayan. At ang from Cavite. From Cavite, okay. Yes. At ang isa pa po nating guest ngayon, ang nag-iisang rosas sa mga tinik. Tate Johnny. Hello po. Tate Johnny. Abay nag dati ka dati. Hello. Kumusta na kayo? Ito po si Paru-parong Bughaw. Yun po ang aking isang pamilya. Paru-parong Bughaw. Palipad-lipad eh. Sa napapadatong mga bulaklak. Abang! Okay. Meron tayong makata, ano? Okay. Pero, pumirmi na sa isang bulaklak. Hindi na umalis. Yeah. Mamaya, malalaman po natin yan. Pag-uusapan natin yan at ang susunod po nating kasama ay si Sister Net. Sister Net, papi ka, please. Hey, yes, kumusta na kayo? Okay. Back to Sister Terry. Okay, ayan po ang ating nagagandahan at nagguwapo na si Brother Johnny na hindi raw mapakali, lipad ng lipad. Pero bandang huli, medyo na-satisfied na sa huling niliparan. Na-termina. Okay. Yes! So ano ang ating topic ngayong araw na ito sa ating mga oldies and goodies? Siguro maganda natin pag-usapan, Sister Terry, yung kung ang mga oldies ba ay meron pang pag-ibig na sabihin yung mga meron pang ano mga karanasan nila sa pag-ibig nila. Ayan. At this point of time, guys. Okay. Sister Sonia. Bali Sister Sylvia, kasi kaya ito ang topic natin ngayon. Kasi ilang araw na lang Valentine na, di ba? Yeah. Okay. Pag sinabing Valentine, hindi lang naman yata siguro ito kailangan meron kang partner, di ba? Pwede rin yes, naman yan correct. Sa ating mga anak, sa magulang, di ba? Yeah. Okay. Yes. Okay. May nanonood sa atin sa Doha, Qatar. Batiin muna natin. Shout out ha. Hello. Hello. BK Melchor, Omanito,
good morning daw kasi morning pa lang sa Qatar. Hello, manood ka rito ha, matutuwa ka kasi ito po yung mga grooving oldies and goodies. Yung baga sa ano, yung maalala mo yung mother mo pero hindi mo naman sila sasabihin mga oldies, ano. Kaya nga sabi, oldies and goodies eh. Ang dating pa rin talaga naman. Thank you for watching sa inyo dyan sa Doha, Qatar. Okay, Sylvia, tawagan na lang kitang Sylvia kasi bumata ka na ng gusto eh. Okay. So, Komo Valentine nga dito sa next week na, no? So, siyempre, ikaw yung ating kasama rito ngayon. Ano ba yung mga nais mong itanong dito sa ating mga oldies na kasama ngayon? Go ahead. Ah. Okay. Kaya ano muna kay Sister Sonia? Sister Sonia, ha? Wow. Ako talaga? Hi. As a senior, ano masasabi mo? Capable pa pa tayong magmahal at this age. Ang love Valentine is not only about opposite sex. It's also about our family, friends, you know. Nawawala pa ako, yes. Signal! Hindi, malinaw ka, Sisnet. Ah. Malinaw. Go ahead. Hindi, nawawala. Okay. Sige, go ahead. Okay. Para sa akin, hindi naman para sa mga ang Valentine, hindi sukatan ang edad. Para sa lahat yan, kasi lahat naman tayo may karamatan lumigaya. Hindi lang ibig sabihin liligaya bilang isang nagmamahal sa isang partner or boyfriend, asawa. Pagmamahal sa pamilya. Katulad ko, single. Wala na akong asawa. Kami ng family ko, mostly talaga kami yung lumalabas. Like last year, nasa ano kami, nasa marami pumunta kami hanggang sa ang last namin punta kami ng Batangas, anak kong madre. Masaya kami kahit wala kami, pero kung talaga naman yung ang itatanong ay may karapatan ba tayong magmahal, of course naman, kasi yung puso natin tumitibok pa, di ba? Habang tumitibok ang ating puso, may karapatan tayong magmahal. So yung mga agent, yung mga millennial dyan, mag-judge sa aming mga oldies, ha? Kasi oldies lang yung aming mga hitsura, pero yung puso namin young at heart, di ba? Yes! Yes! Brother Johnny! Okay, I'm about to. Ano ba ang pagmamahal mo ngayon? Ano ang status ng yung puso? 100% yan, masaya. Nang ako ay manggising sa daydig ng himala. Mayroon sa amin sa isip ko ay nabadha. Ang pag-ibig daw ba'y ano? Ang pag-ibig ay ano kaya? Ito kaya'y isa lamang sinisimpan na paghangang. Bakit may pag-ibig pa? Kundi rin lang malalasap. Ang tamis na dulot nito na inaki sa pangarap. Dapat sana'y hayaan nang sa dibdib ay mamulaklak at piligin ng pagsuyon, walang halong pagpapanggap. Ikaw ay aking minahal ng higit sa aking buhay, ngunit ikay nangangambang, puso mo ay masugat. Yes! Yeah! Wow! Yes! 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 Parang gila ay on the record na yan, Johnny. Parang galong-galong. Johnny nga. Kasi tinatanong niyo ako, kaya ginako muna sa tula ang intro ng aking... Yes. Yes. Magaling. Magaling. Ang Valentine po ay isang pagdiriwang in honor of St. Valentine. Galing po sa Bansang Amerika itong ating pinagdiriwang. Hindi naman likas sa mga Pilipino, kundi parang na-adapt lang natin na sa karangalan ng santong yon, si St. Nicholas, na isang santo ng mga pusong nagmamahal, na tinawag natin Valentine, St. Valentine. Pagkalaan ka ito sa pangmaking inaalaala, mga nag-day-date yan, simbolo ng mga pusong nagmamahal. Kaya ang simbol ng Valentine ay puso. Dahil puso natin nagmamahal. Yes. Nagmamahal pa rin. Marami na ho akong minahal. Marami na ho akong minahal. Pariyak na si Kuya. Halong minahal. Parang ano kay...
Kaya nga ho ginamit yung sagisag sa pagkakinagsusulat yung parang bugaw. Dahil sa dami ng mga ginapuang bulaklak. Kaya nung makatagpo siya ng bulaklak na ayaw nyo ng alisang, yun na lang sa tumigil. At sinayad mo yung bulaklak. Okay. Okay. Thank you, brother. Nakailan siya? Nakailang bulaklak bago natuntun yung tunay? Nakailang bulaklak raw, sir? Ano? Brother Johnny? Hindi ko mabilang eh. Dahil bata talaga ako. Lumilipad na ako. Palipad-lipad. Oh my God! Kaya gano'n ba? Ganun yung sigurit talagang mga lalaki. Kahit hindi tayo gaon ng kagandahan lalaki, eh, pag naman tayo marunong makapag-usap sa babae, ang babae na makakahuyo din, di ba? Tama naman. Tama nga naman. Yeah. Okay. Si Sister Net naman, pakinggan natin yung kanyang buhay, ang love life niya. Sa akin, ang Valentine ay hindi lang po sa February 14. Kasi every day, pwede natin ibigay ang ating pagmamahal kahit sa minamahal natin. Pero ang Valentine ko po ay sineselebrate ko lang with my family kasi ang akin niyang asawa ay nasa kabilang bahay, mga bilang bahay. Away po? Apo! Away po! Tagi-tagi! Wala tayong partner, nandiyan naman ang pamilya at saka mga siblings natin. Yan. Yeah! Yan po ang aking Valentine. Oh, kasi di ba tayo, no? Bago tayo nagkaroon ng mga apartment, siyempre, may mga first love tayo, di ba? Wow! Oh, no! Ano ba yung first love natin? Ako, yung akin, ah, yung sabihin ko, first love ko, ah. Yung first love ko, talagang hindi mamamatayan sa puso ko. Yung nakikita ko yun, napibok ang puso ko. Wow! At kung nakikita ko, nakita ko siya, talagang mahal ko yun. Kasi ano yan eh, siya yung aking first love, first kiss, first boyfriend. Yan, ang first love ko. Kaya hindi ko siya maaalis. Sorry na, sa husband ko, hindi ko nga siya first love. Bakit na lang? Tanungin nga natin. Ano ha? Oo. Magkanya magandang pag-ano ko sa pagmamahal. Kasi siya yung lalaking nirespeto ako. Alam mo yun, nabata ka pagsamantalahan, pero siya hindi niya ako ginano. Hindi niya ako, kanya ang alam ko, pag mahal ka ng lalaki, hindi kanya babaspusin. At gagalangin ka lang niya. Ginagalang? Yes, ginagalang ka. Love na love yun. Ayun. Okay, tanungin nga natin Sylvia, Sister Sylvia, yung first love mo nasa na ngayon? Secret. Ah, ibig sabihin, nasa paligid pa, buhay pa, gano'n. Secret na siya, buhay pa. Puro kumakapagmahal ng iba kasi first love ko, yun talagang mahal. First and last love ko yan. Okay, so yung lalaking sabi mo nga eh, hindi mo naman siya first love. Pero siya yung napangasawa mo, asa na siya? Wala na. Ay, ano di ba byuda na nga ako? Ayun, nasa kabilang buhay na siya. Kasi Sister Net na yes. Sa kabilang bahay. Yes po. Pero yung first love ni Sister ano, Sonia. Okay. Sonia. Okay, si Sister Sonia. May first love ba ako? Wow! Bata pa kasi ako ng ano. Hindi ko alam kung first love ko yung napangasawa ko kasi siya yung first boyfriend ko talaga. Eh, mabibisa ako dito. Pero okay lang. Sa totoo lang, ang jealous, second husband ko. Yes. Okay. Marami nakakalam na nito na talagang close friend ko, Ma'am Sylvia. Lahat sila, sina baby, sina Terry, lahat sila alam niya nila. Kayo ko lang hindi pa naikwento sa kay brother Johnny. But, ang second husband ko nga si Velos,
Ang first love ko bali, yung tatay ng mga anak ko. Kasi siya yung napangasawa ko eh. 20 years old lang kami nung magkakilala. Pero magkabarangay kami, hindi kami talaga magkakilala. Bagong dating ako nung galing Manila, siyempre pag galing ka Manila, parang sikat ka, di ba? Galing sa probinsya. Pag probinsyana ka, nag-Manila ka, parang sikat ka ba? Ayun, siya muna-una kong naging boyfriend. Yung siya din ang first love ko. Siyang tatay ng mga anak ko. And then, after 22 years na pagsasama namin, namatay siya. Yung nagkasawa ko ng Velos. Yung Velos, yan yung talagang... Mahal na mahal ko naman yung first husband ko, pero yung Velos, parang mas higit. At sa totoo lang. Wow. Yes. Dahil super bait ng aking Velos. Super, super, super blessed ako sa Velos. Maging sa buong ang kanya. Yes. Awesome. So... pareho, patay naman ah, pareho sila. Oh, yung aking first, namatay siya nung 42 years old ako, then 48 years old ako, 6 years ako nabiyuda sa una. And then 48 ako, nakilala ko si Velos, nag-asawa ako, 6 years na akong biyuda nun. Biyudo din naman siya nung 5 years. Wala kaming anak. Ang apat kong anak ay laki sa una. Yan. Super blessed ako sa dalawang asawa, pareho silang napakabait. Kaya pareho ko yung love na love. Okay. Pero sabi nga, batiin muna natin. Pero sabi nga, wala daw ikalawang langit, meron. Ako lagpas pa. Okay, mga sister, may nanonood sa atin. Kilala niyo siguro to, si Sister Loretta Evangelista. Sabi niya, ang galing-galing ng best ko. At sabi niya, nakakatuwa, masaya. Ako, ang sabi niya, ako yung first love ko ay isang-isa lang, ang aking asawa lang. Ayan. Hello, Loretta. Susunod ikaw dito. Next time, Sharon, gigest natin about, yes, alam mo na, anak buhay. Ah, wow. Kabuhan. Okay, sige. Sino naman yung susunod? Sister Net, sino first love mo? Ha? First love mo. Ang first love ko ay noong college day ako. Actually, neighbor ko lang siya. Kasi padandaan lang sa amin eh. Ikaw, gwapo. Pero siyempre, naging kami. Yes, gwapo talaga. Naging kami. Wow. Pero sad to say, namatay kagad siya. Pero siguro na, so siguro kung hindi namatay, naging kami for life. Hindi rin masabi, di ba? So yung nangat ng ibang bahay naman, second love mo. Ay. Teka muna, baka ako ba. Paru-paru ko ako. Ako, nanonood din ito eh. De, kasi ako? Baka bumalik sa'yo. Ay, wag na daw eh. Kasi baka sabi ng mga ano, kasi mami ko, nanonood din natin na doon. Kasi pinanonood din ito eh. Yan naman. Okay, sige, sige. Na lang siya. Paru-paru? Pero... Ako na ko ba? Okay, magandang hapon sa inyo. Pero wag ka, kaya ganitong age na to, ha? Ay, si Sir Sylvia, kanya dito ang age natin, di ba, Mina? May nagkakamali pa rin. Oh, okay. Yes! Pero, yes. Hindi din, pag nahigitan nila yung first stop ko, baka, hindi nila mahihigit. Tama yan. Yeah. Okay. Next! Ikaw, ano po yan? Ano, Sir Johnny? Okay, ako na ho ba? Chance na ako naman yung magtatalita. So ba eh, hindi lamang sa Oldies but Goodies nakikita at naririnig, kundi sa buong Facebook. Yes. Nakikita tayo sa lahat ng aspekto. International na si Brother Johnny. International. So, okay ho, siguro. Pwede mga joke, pwede na tayong video. Pag hindi na ako tinapot sabihin eh. Kasi narinig at makikita tayo ng lahat. Okay. So... Wala ka na. Kasi yung tamaan ako ng panahon ni Cupido, ang edad ko nung 17. Taga Quezon kasi ako, ati mo ng Quezon. May namiesta sa aming dalaga, taga nagkaroon lang Laguna. Kasama nung aking pinsan.
Eh, siguro yung first love, parang love at first sight. Kasi nagkatingin lang kami. Nasa piyestahan kami. Tapos, so, bakit yung dalalang ito ibang tingin sa akin? Parang hindi na malis yun. 17 years old ako nun, siyempre. Lukong innocent pa, gano'n. Walang huwang sa mundo. Walang kabuhang-buhang, walang kamalay-malay. Parang, wow! Tapos nung nangundaman namin, okay na, ordinary yung araw, lumipas na hapon, gano'n, pasyal-pasyal. Nung gabi, ang pinaka-highlight ng aking kwento sa interpersonal. Okay. Brother, kuya, at Aunt Sylvia, cha-chapter natin yan, ha? Kasi meron muna tayong commercial break. Commercial break tayo. Sa ating mga nakikinig, muli po kaming magbabalik. Eh, medyo sinuspense po natin yung love story ni kuya. Kasi ang nakikita na lang namin kay kuya is la mesa. Kung nasa ilalim na lang mesa si kuya. Wala. Okay. At tayo muna yung muling magbabalik. At tatawagan ko po ulit kayo. Commercial break muna po tayo. Kuya, huwag ka na sa ilalim ng mesa mo. Okay, pagsamantala po kami babalik at kayo po ay huwag aalis, ha? Standby lang po. Okay.